Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Daniel, chapter 12, verse 10. Marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masasama at walang isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na mauunawaan ng marurunong. And then 1 Thessalonians, chapter 5, verse 8. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Maging handa at mabunga. So, madalas po natin nakikita sa karamihan po ng tao kapag nababanggit na po itong second coming o yung huling araw, pagparitong muli ng Panginoon, ay natatakot po ang karamihan. So, ang nakikita ko po dyan, marami po yung parabagang natatakot at nagtatago na lamang. Pero ano po ba ang tamang paraan po ng paghahanda? Ako po'y naniniwala na katulad po ng binabanggit sa Biblia, ang masama, magpapatuloy po yung magpapakasama. No? Pero tayo po na nasa panig ng liwanag, tayo po ay magigising. At higit sa lahat, tayo po ay mahahayag at magliliwanag sa huling panahon. Yun po ang destiny natin. We are a people of destiny. Ano ibig sabihin nun? Meron pa po tayong gampanin sa mundong ito. At hindi po tayo mananatili na lamang sa mundong ito para matakot at magtago dahil darating na ang Panginoon. Kailangan po maging handa tayo at mabunga po sa ating mga ginagawa, lalo na patungkol po sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya kung makikita nyo po sa Matthew chapter 25, may dalawa po nga talinghaga na itinuro ang Panginoon dyan. Yung una po is sa Matthew chapter 25 verses 1-13, yung parable of 10 virgins. Ano po ba ang lesson dito? Doon po sa verse 4, sabi dyan, the wise, however, took oil in jars along with their lamps. Sabi sa verse 10, and the virgins who were ready went in with him. Tinutukoy po dito nga him ay yung groom, no, ni ikalalaking ikakasal, to the wedding banquet. So, ibig sabihin, yung kwento po rito sa Matthew 25, verses 1-13, ay handa po yung libang dalaga sa pagdating po ng lalaking ikakasal. Sabi sa Biblia, malinaw po dyan, 10 sila, 5 ang handa, at 5 yung hindi handa. Kaya dito po makikita natin na marami po talagang daratnan ang Panginoong Hesus dito sa kanyang pagbabalik na muli na hindi handa. At dito po makikita natin yung dalagang nakapasok po doon sa kasalan ay yung pong mga may dala silang langis sa kanila pong mga ilawan. Kaya dito po makikita natin na napakahalaga po noon na dapat spiritually prepared po tayo sa second coming. Huwag na huwag po natin pababayaan ang ating buhay spiritual. Alam niyo po, dapat nga ang pananahon natin anytime soon, ano po, ay darating ang Panginoon. Kaya dapat po laging alive ang ating spirit. Dapat po lagi tayong puno ng Espiritu ng Diyos at higit sa lahat tayo kumikilos sa nais na ipagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi tandaan nyo po, no, sa pagdating ng Panginoon, kailangan po spiritually prepared po tayo. Yan po sinasabi po rin sa Ephesians chapter 5, verse 15-18. Sabi dyan, be careful how you live, not as unwise, but wise. Diba? Sabi dyan, making the most of opportunity because the days are evil. Papasama na papasama ang panahon. Understand what the Lord's will is. Dapat po kumikilos tayo palagi sa buhay na ito sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang sabi po dyan, we should be filled with the Holy Spirit. Kaya yun po yung tinutukoy dito sa Biblia na mga marurunong, sila ay laging handa spiritually. Amen? So, huwag natin pababayaan po yung ating spiritual life, lalo na po sa mga panahong katulad po nito na maraming tao na nagpapakasama na kailangan manatili po tayong mabuti at tapat sa Diyos. Pangalawa po, mapapansin niyo po yung sa kwento po ng Matthew chapter 25 verses 14-29. Yan naman po yung kwento ng parable of the talents. Ano po? Sa Tagalog po ay parabagang pinagkatiwalaan po yung tatlong tao ng kanilang master
ng salapi na po, 5,000, 2,000 at 1,000. Sa English version po ng Bible, 5 talents, 2 talents and 1 talent. Pero ang sabi nga po doon sa dalawang binigyan ng talento, yung binigyan ng 5,000 at 2,000, ay agad-agad nila itong ginamit, ininvest po nila at ito po ay tumubo. Kaya ang sabi sa kanila, nung kanila pong master, "Well done, good and faithful servant, you have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Yun po sinasabi sa Matthew 25 verse 21. So ano po ang lesson ng parable of the talents? Kailangan po maging spiritually productive po tayo. Napakahalaga po niya na habang paparating ang panahon na paparito na muli ang ating Panginoong Hesus, kailangan po datnan tayo na productive, mabunga, hindi po nasasayang yung pinagkatiwala niya sa atin. At alam niyo po, napakaraming bagay na pinagkakatiwala po sa atin ng Diyos sa buhay na ito. Unang-una po yung ating kalakasan, ano po, yung ating karunungan, yung mga bagay na material na ibinibigay ng Diyos sa atin. Lahat po yan pagtitiwala ng Diyos sa atin, yung ating pamilya, yung ating trabaho. At kailangan po makita po sa atin na tayo ay mabunga sa lahat ng area ng ating mga buhay. Kaya nga po malinaw po sa huling araw, magniningning po talaga ang mga matuwid. Yung pong binabanggit ng Daniel chapter 12 verse 3 at Matthew chapter 5 verse 16. Kasi kakikitaan tayo ng sanlibutan ng kaibahan. No, habang ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang pagkakasala, tayo naman ay nagdiningning dahil tayo daw po ay nakakaunawa. Yun po sinasabi ng Daniel chapter 12 verse 10. Kaya malinaw po dyan, yung faithful servant po dyan, ang ibig sabihin lamang po nun ay mapagkakatiwalaan. At kapag ang tao ay mapagkakatiwalaan sa maliit, ang sabi ng Biblia, mapapagkatiwalaan din siya sa maraming bagay. At ang Diyos ay nalulugod sa kanya. Kasi ayaw ng Lord na tayo maging tamad sa buhay na ito. Wala tayong ma-accomplish para sa kanyang paghahari. Dapat po, habang inaantay natin ang pagparitong muli ng Panginoon, dapat po tayo maging productive. So yan po ang lesson at tamang paghahanda sa pagparitong muli ng Panginoon. Kailangan po tayo spiritually prepared and spiritually productive. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.